today's video, I will going to share to you how much YouTube video earns for small YouTubers like me. Good AM everybody! Welcome back again to my channel. This is Irene Manzon. Naghanap ba kayo ng pagkakakitaan or tutorial videos? Just click and subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Please continue to support my videos. Just keep on watching. Thank you. Okay, so let's start. You must have this application in your phone, which is the YT Studio. Ito ang app na ginagamit sa mobile para ma-check yung mga details ng video sa YouTube. So let's click YT Studio. So ang unang magre-reflect guys is the dashboard. And makikita mo din dito ang inyong number of subscribers. So andito ang analytics, latest video performance, videos, and comments. Same lang yung makikita nyo once nakiklik natin to. Dashboard, videos, comments, and analytics. So ang naiiba lang dito guys is yung playlist. Okay, so kung gusto natin makita yung income ng isang video, pwede natin i-click yung videos. Or, dito sa mismong videos na nasa dashboard, just click on view more. So, lalabas lahat ng all videos natin na nasa YouTube. So, select natin yung videos kung saan gusto nating tignan yung details at yung income ng isang video. So, let's say sa part ko, ito yung i-check natin, which is yung part 1, cash sign up. Dahil ito yung videos na meron akong may pinakamaraming views. That is 20,326. So, dahil small YouTubers lang ako, malaking achievement ay magkaroon ng views na ganito. So, click natin yung video para makita yung details. So, makikita natin yung video performance. Yung details na first 63 days and 10 hours, ibig sabihin, itong video na to is nasa YouTube na siya ng 63 days and 10 hours. So, currently, meron tayong 70,000 plus na watch time in minutes. And yung views natin is 22,000 plus. So, yung video na to, meron tayong minimum of 10 minutes na duration. Okay? So, ngayon, go to video analytics kung gusto nating makita yung revenue ng video na to. So, just click on go to video analytics. And click natin yung your estimated revenue. So, ito guys ay naka-default siya into last 28 days. Meron tayong income na $21.35 sa video na to. And pwede nating palitan yung duration. So, let's say ang ilalagay natin is lifetime. So, sa video na to guys, meron tayong $46.78 na income. So, kailan ba nag-start itong video na to? So, sabi kanina, 63 days. So, in-upload ko kasi itong video na to is last April. So, for April, meron my income na $10.48. For May, $25. And for June, $11.29. And counting. Kasi nasa kalagitnaan pa tayo ng month of June. So guys, maraming nagtatanong kung paano nga ba nagkakaroon ng revenue ang video sa YouTube. So yan ang next natin i-discuss. So just keep on watching. So ang isang video ay nagkakaroon ng revenue or kita kung monetize ka na. At kailangan iset mo ang monetize with ads. So kailangan i-on. And yung different kinds ng ads, kailangan mo ding i-on. Like overlay ads, sponsored cards, skippable video ads, and non-skippable video ads. So, itong isang display ads, guys, is for laptop or desktop only. Basta minimum of 10 minutes, pwede nating i-customize yung ads. So, dito, guys, makikita natin sa edit. Yan. And, click natin tong tab na monetization. So, yan. And in-on ko din itong before the video and after the video. Guys, ulitin ko lang. Kapag ang videos natin ay may minimum of 10 minutes,
Ibig sabihin, pwede nating i-customize yung ads. So, makikita niyo dyan mid-roll ads. Shows 3 different times. So, 3 times na lalabas yung ads na. Nabot niyo yung time na 2:30, 5.03 minutes, and 7:34 minutes. So, yung mga time na yan, guys, ako yung nag-set gamit ang computer. Kasi ang sabi dito, to edit mid-roll ads, visit YouTube on your computer. So, yung video natin na cash sign up ay may minimum of 10 minutes. Lalabas ang ads before the video, after the video, and 3 times na lalabas in between. So, overall, meron tayong 5 na ads. Guys, i-check natin sa YouTube natin kung 5 nga ba yung nagre-reflect. So, search lang natin dito is Irene Manzon. And hanapin natin yung video na chine-check natin sa YT Studio. So, ito yun, guys. So, yan, guys. Nagkaroon ng ads before the video. So, skip muna natin yung ads. Dito, guys, itong yellow na dot. So, meron tayong 3 dito sa in-between. And last, yung huli. So, tama naman na meron tayong 5 ads sa video na to. So, guys, summary lang natin. Yung video na cash sign up ay may 22 plus na viewers, 5 ads, and 10 minutes video. At ito ay may income na $46.78. So, once they convert natin into peso, 46 times 50 yung current na palitan ng dollars, equal to 2,300 ang kita natin sa video na to. So, guys, ang tanong, paano pa kaya yung video ni Kuya Idol Rafi Tulfo? So, yung isang video nila ay may 18 million plus views, 9 ads, and 47 minutes video. So, ngayon, guys, try natin i-compute yung estimated revenue ni Kuya Idol Rafi Tulfo. So, yung views nila ay 18 million. So, base natin dun sa views natin, divide 22,000. At i-times natin dun sa ini-income or revenue natin for every 22,000, meron tayong 46 na income. So, lumalabas na estimated income nila sa video nila is $37,636. And i-convert natin into Philippine peso times 50. So, lumalabas, guys, ng income nila or posibleng income nila sa video nila is 1,881 plus. Above pa dyan yung estimated natin kasi meron silang 9 ads sa isang video. So, balik tayo ngayon sa ating discussion. Kung gusto naman natin makita yung overall income ng mga videos natin or yung mismong YouTube channel natin, so, punta lang tayo sa analytics. And click revenue. So, dito sa under your estimated revenue, naka-default again siya sa 28 days. So, just click on that. And select lifetime. So, guys, as of now, meron tayong income na $121.94. Which is equivalent to 6,097 pesos. So, I assume ang palitan ng dollars currently is 50 pesos. So, malaking tulong na po yan sa part ko, guys, dahil hindi naman natin mapupulot yung ganyang amount, di ba? And kaka-monetize lang ng channel ko last March 2020. Income natin sa YouTube ay considered na passive income. Kasi mga videos natin na nandyan na sa mismong YouTube ay considered na syempre lalaki ng lalaki ang ating viewers, madadagdagan ang ating income. So, let's go back to analytics. Then, click on revenue. So, dito guys, makikita din natin ang top earning videos. So, just scroll down. Yan. So, ang pinapakita ng analytics sa pinaka main part or homepage is yung top 5 na earning videos. So, pwede din naman nating tignan lahat ng earnings sa lahat ng ating videos. So, just click on top earning videos. So, lahat ng in-upload mong video sa YouTube, makikita mo kung magkano ino-earn ng bawat isang videos. At ito guys ay naka-arrange from highest video earnings to lowest video earnings. I hope this video helps you. Please do not forget to subscribe to my channel with bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos.
still counting for June.